Sa pagtatapos ng nagdaang taon ay nagtipon upang magdiwang ang buong South Central Luzon Conference ng kanilang Family Togetherness Year-End Celebration. Ang kaganapan ay inabangan hindi lamang dahil sa mga regalong matatanggap, kundi pati na rin ang masasayang pagsasamahan ng mga pamilya ng mga manggagawa ng SCLC. Nagbabalik si Alarin Gamaro para sa report. Nandito tayo ngayon sa Lipa Adventist Academy kung saan nagtipon-tipon ang kabuuan ng South Central Luzon Conference upang ipagdiwang ang kanilang taunang year-end party. Nagsimula ang programa sa pamamagitan ng isang devotional kung saan nabiyayaan ang mga dumalo ng isang mensahe tungkol sa tunay na diwa ng pagbibigayan. Matapos iyon, inumpisahan na ang registration ng mga grupo na binubuo ng 12 miyembro na siyang tumayong mga pamilya ng mga dumalo sa buong programa. Taon-taong isinasagawa ng South Central Luzon Conference yung ganitong pagsasama-sama. At ito talagang iniintay ko to, yung mga pagkakataong ganito. Kasi alam ko na makakasama mo, makikita mo, hindi lang yung sarili mong mga katrabaho, kundi mga kapamilya nila na hindi naman kayo nagkasama, pero pagdating dito, iisa kayo. At ang maganda nito, iisa kayo ng layunin, social, physical, kahit sa pagkain, at ang maganda nito, sa spiritual. So, makikita mo na talagang nandun yung pagkakaisa bilang magkakapatid at bilang isang pamilya. Yan na nga yung togetherness na aking minimithi taon-taon. Nasaksihan naman ang mga talento ng mga manggagawa ng SCLC nang sila ay maghandog ng kani-kanilang mga awit at tanging bilang. Nakita rin ang pagkakaisa ng mga pamilya hindi lamang sa paglalaro kundi maging sa pagpapanatili ng kalinisan bilang isa sa mga pangunahing hangarin ng programa. Marami rin ang natuwa nang magsimula ang pinaka-inaabangang bahagi ng programa na walang iba kundi ang exchange gift. Naging galante naman ang konferensya sa mga regalong ipinamahagi nito sa halos lahat ng mga nagsidalo kung saan magkahalong kaba at saya ang kanilang naramdaman habang sunod-sunod na binunot ang kanilang mga numero. Ito ay isang taunang pagtitipon at ito ay biyaya sa atin kasi dito makikita mo lahat ng mga kamanggagawa sa loob ng isang taong hindi mo nakita. Ito ay isang malaking pamilya ng pagsasama na tayong lahat ay nagkakaisa sa diwa ng pag-celebrate bilang manggagawa na tayo tinawagan sa Panginoon na tayo'y naririto, tinatapos natin sa 2019 ang isang na-accomplish na mga paglilingkod natin sa Panginoon. Ito ay isang kabutihan sa Panginoon, kabutihan din sa atin bilang mga anak ng Diyos. Nagpapasalamat ako na every time na dumadating ang December ay nagiging masaya ang buong South Central dahil sa napakaraming mga gift at blessing na ibinibigay ng Panginoon. Kahit retired na ako, meron pa rin mga blessing na natatanggap. Kaya napakasaya ng ganitong pagkakataon. Bagaman hindi tayo ng Christmas, pero yung gift-giving ay ating natatanggap. Kaya patuloy nating purihin at pasalamatan ng Panginoon, lalo't higit ang ating pamunuan ng South Central Luzon Conference. Hindi lamang mga regalo ang ipinamigay, kundi binigyang pakilala rin ang mga manggagawa na nagpakita ng kahusayan at katapatan sa kani-kanilang mga trabaho. Nakagawian ng South Central Luzon Conference ang pag-organisa ng ganitong programa kada taon upang pasalamatan at mabigyang pagpapahalaga ang mga nasasakupan nito. Ang aking mensahe sa ating mga kamanggagawa at sa ating mga bisita, itong taon ng programa ay dapat natin pinaghahandaan. Ginagawa natin na something na kakaiba sa bawat taon. At nakita ko sa panahong ito ay kaiba ang pagpapakain, organize. Medyo may konti lamang kaguluhan sa pagbibigay ng regalo. Pero nakikita ko, the spirit of one and the spirit of sharing what you have in your heart with the smile. At ano man yon ay nakikita ko, this is the blessing for the conference. At ako'y niniwala kung ang manggagawa at mga kapatid ay magpapasigla ng bawat miyembro ng iglesia. Kung anong nararamdaman ng isang leader, ay dapat ganoon din ang nararamdaman ng bawat leader ng iglesia. Bigyan natin pagpapahalaga ang mga kapatid. Sapagat pag ating pinapahalaga ng mga kapatid,
sila'y magagalak na patuloy na suportahan ng gawain. Kaya ang mensahe, ang bigayan ay Espiritu ng Panginoon para sa kanyang iglesia. So, para sa akin, mabuhay ang South Central Luzon Conference. Serving Christ with love. Lubos na nagalak ang mga nagsipagtalo hindi lamang dahil sa mga biyaya na kanilang natanggap, kundi dahil na ipadama rin sa kanila ang tunay na espiritu ng pagbibigayan. Ako po si Marcy Gamaro para sa Hope Today News Live.